God bless, good morning guys! Hi! Hello mga kapatid! Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Ayan guys. Guys, kamusta kayong lahat? Here in abroad, shout out sa inyong lahat. Amen. Thank you Jesus. Ayan, ang verse of the day natin ay Gawa 17 verse 26. Sabi dito, mula sa isang tao, inilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Amen. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ayan. Simula daw sa isang tao, God said, sabi doon sa Genesis 1 verse 1 hanggang 4. Ay, inilikha niya sa pamagitan ng isang tao, si Jesus. Si Jesus ay nagsasalita noong mga panahong yun, mga kapatid. Ang ama at siya ay isa, ayun. Itinakda na daw niya yung kanya-kanyang panahon at hangganan. Amen. Hallelujah. Kaya habang hindi pa dumating yung hangganang iyon, ito ang ating ginagawa. Pakinggan natin ang kanyang mga salita at purihin natin siya para habang nandito tayo sa daigdig na ito na may hangganan, ay mapuspos tayo ng kanyang espiritu nang tayo ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban na may kabanalan. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ano man yung gagawin natin, lahat yan ay prayer. Hallelujah. Basta ayon sa kanyang karangalan, ayon. Kabanalan ang tawag doon. Kung tayo ay naunawaan natin na yung ating mga buhay na may hangganan ay dapat magamit natin para sa karangalan ng Panginoon. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa salitang ito. Marami kang maipapaalala sa amin na habang itong buhay na may hangganan dito sa mundong ito ay magamit namin para paglingkuran ka. Ipaglilingkod namin sa iyo, Panginoon, para huwag kami nga madisib ng kaaway. Hallelujah. Kaya pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O God, sa araw na ito, sa bat araw na kami ay nagigising. Thank you, Jesus. Pinagpala mo na ang lahat ng nakikinig. At pati yung hindi nakikinig, pinagpala mo na din kasi alang-alang nga sa pagkinig namin dito ay ang buong daigdig ay yung pagpalain. Amen. Thank you, Jesus. Ayun. Ayan, guys. Lahat ay mahihiling natin sa Lord. Ayun, ang sunod nating verse, guys, ay Kawikaan 27 verse 1. Thank you, Jesus, sa mga salitang ito na tunay naman. Ano sabi dito? Huwag ipagyabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano ang magaganap. Ayan. Huwag daw natin ipagyabang. Araw ng bukas, guys. Pero yung araw, ang ngayon at ang kinabukasan natin magpakailanman, alam ng Panginoon. Kaya kung mayroon man tayong gustong ipagyabang o ipagmalaki, na hindi man natin pinagyayabang, ay kung paano natin kinikilala ang Panginoon na siya nagbigay sa atin ng buhay, na alam na niya ang hangganan. Amen. Habang hindi pa tayo nakarating doon, hindi pa na tayo inabot ng hangganang iyon na walang nakakaalam, kundi ang Panginoon lang na naglikha sa ating lahat, ay ito ang ating ginagawa, papurihan sa at pasalamatan sa bawat araw. Thank you, Jesus. Huwag daw natin ipagmalaki yung araw ng bukas kasi hindi natin alam kung ano ang magaganap. Hallelujah. Pero ang Lord, alam niya yun. Kung lumalakad tayo sa kabanalan, malakad tayo sa para sa kanyang kapurihan, praise God, ay siya ang nakakaalam. Sabi nga niya dito sa ano, di ba, sa Isaiah 2 verse 5, hali na kayo sa bayan ni Jacob, lumakad tayo sa liwanag ni Yahweh. Hallelujah. Ayun, kung lumalakad tayo ayon sa salita ng Panginoon, di sa bayan tayo ni Jacob, ay kapag hindi at matitigas pang ulo natin, di isang bahayan ni Esau. Pero sa panahong ito naman, wala naman sa kahit kanino tayong lahi, basta tayo sumunod sa Panginoon. At alam na natin itong hangganan ng buhay natin na siya ang nakakaalam kung hanggang saan. Ay, tayo nga ay hindi natin alalahanin yung ngayon at kinabukasan natin. Ipagkatiwala natin sa Lord kasi siya lang nakakaalam. Basta halina kayo, lumakad tayo sa liwanag ni Yahweh. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. Itong ating ginagawa, guys, talagang para sa kapurihan ng Lord kasi hindi natin alam kung kailan yung hangganang iyon na siya lang nakakaalam. Itinakda na daw niya. Kaya minsan nga yung may mga umuwi ng maaga, mayroon mga gabi na, mayroong hapon na. Niisip ko, ay bata pa yung ganyan. Ay alam na nga ng Lord kung kanya-kanyang panahon at hangganan. Minsan napapaaga kasi hindi tayo nakasunod sa liwanag ni Yahweh. Napunta tayo sa kadiliman, papunta kay Yawa. Kaya malinaw, mga kapatid, itong Isaiah 2 verse 5, kailangan na unawaan natin. Sumunod tayo sa lahi ni Jacob, sa bayan ni Jacob, para makita natin yung liwanag ni Yahweh. Kasi pag sumunod tayo kay Esau,
ay malamang sa kadiliman papunta kay Yawa yung ating mapuntahan. Kaya malinaw mga kapatid, may palala sa atin to. Hindi lang basta tayo nagbabasa nakikinig. Ang pakikinig at pagsisir, may blessing na matatanggap. Lalo na kapag sumunod, lalo ng napakaraming blessing. Hallelujah, nag-uumapaw at nakakapagbigay pa. Amen. Hindi naman dahil napakayaman natin. Yung mapagbigay ka ay isang malaking kayamanan, mga kapatid. Ayun nga, o diba? Kung tutusin yung mga bigas na kinita natin, tabi na lang natin yun kasi baka bukas, ganyan, ganyan. Ay, nananalig naman tayo sa Lord na siya naman masagana magbigay at siya naman nakakaalam nun. Kaya tayo bigay ng bigay. Praise God. Yung bukas natin, ngayon natin kinabukasan at magpakailanman, alam ng pangan, hawak niya. Kaya kung nakasunod tayo ay mahirap ba sa Panginoon na tayo pagpalain ng masagana, di ba? Ang dali. Hallelujah. Ayun yung susi natin para sa mga pagpapala. Amen. Thank you, Jesus. Ayun, guys, sunod natin na verse. Matthew 6:34. Ano sabi dito? Kaya nga huwag ninyong alalanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-alala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ayun. Sapat na daw suliranin natin sa bawat araw. Huwag natin alalanin yung bukas. Kasi yung Panginoon na kasama natin ngayon, bukas, nandoon uli siya. Hallelujah. Diba sabi nga doon sa awit 121 verse 4, ang atin daw tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Laging nakabantay sa atin. Kaya, maging masagana tayo. Hallelujah. Kung tingin sa atin ang mata, hampas lupa o pulubi. Ay, ang Lord, ang kayamanan natin, kaya mayaman tayo. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Diba, masagana magbigay ang Lord. Isipin mo yung John 3:16, binigay niyo kaisa-isa niyang anak dahil sa pag-ibig niya sa atin. Hallelujah. Kaisa-isa binigay pa niya. Eh tayo nga, kahit 10 anak natin, hindi natin ibigay yung isa eh. Para lang ganun ang gagawin. Pero ang Diyos ay napakabuti, kaya si Jesus ay napakamasunurin, kaya nagawa niya yun. Hallelujah. Napakahiwaga ng Panginoon. Ayun, sunod nating verse, huwag na natin ilalanin ang bukas. Kasi yung ngayon at kinabukasan natin ito magpakailanman. Alam naman ang Panginoon yun. Thank you, Lord. Ayun, sunod na verse natin. Ngunit. Matthew 6:33. Ayun, huwag na natin lalahanin yung bukas. Ngunit daw. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. O saan ba yung kaharian ng Diyos? Nasa langit ba? Hindi bumaba nga ang Panginoon dito sa lupa eh. Para nga tayo akayin ipapunta sa langit. Hallelujah. Kailangan paghariin natin ang Diyos sa puso natin. At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Lahat ng mga bagay na kailangan natin ibinigay na niya. At patuloy na ibibigay pa kung hindi natin alalahanin ang bukas. Kundi ang unahin natin ay yung kanyang kaharian. Nasaan ba yung langit? Diba sa puso natin? Sabi nga doon sa Matthew chapter 6 eh. Kingdom come. Ayun. Bumaba sa dito sa lupa para pagharian yung puso natin. Thy kingdom come daw. Huwag ka daw mangamkam. Ayun din. Bagkus mapagbigay ka pa. Ay nako. Mayaman ka. Praise God. Thank you, Lord. Ayun, guys. Napakabuti ng Lord sa buhay natin. Ayun. Huwag mo daw alalanin yung bukas. Kasi ang Lord ang bahala diyan. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya lahat ng mga ginagawa natin sa bawat araw, may pakinabang tayo. Tayo ang makikinabang doon sa ating pagsunod sa Panginoon. O, diba? O kung mapagbigay ka, masagana siya magbalik. Hallelujah. Pag madamot ka, siyempre, madamot din ang Panginoon sa atin. Salamat sa Panginoon sa lahat ng mga salitang ito na tunay naman. Ano, guys? Thank you, Lord. Huwag mo nalalanin ang bukas. Ang bukas na bahala sa kanyang sarili. Kasi sapat lang yung ating malalanin sa maghapon. Diba? Live one day at a time tayo, mga kapatid, habang hindi pa dumating yung hangganan na itinakda na ng Lord. May kanya-kanyang panahon at hangganan. May kanya-kanya din kaparaanan na minsan yung iba ay talagang haras, nakakatakot. Alam ng Lord yun. Marahil siguro hindi tayo nakalakad sa liwanag ni Yahweh. Isaiah 2 verse 5. Kaya naging haras yung ating kasi napunta kay Yahweh. Imbis na si Yahweh. Sa liwanag ni Yahweh, napunta sa kadiliman ni Yahweh. Doon sa... Dalawa lang kasi yung pupuntahan, guys. Kung hindi ka lumakad sa kadiliman. Sa kaliwanagan. Sa kadiliman ka lalakad. Kaya pili-pili din. Thank you, Lord. Hallelujah. At saka hindi lang puro confession and declare, guys. Kailangan may kasamang gawa. Hallelujah. Pananampalataya at salita daw. Abay, may kasamang gawa dapat. Amen. Hallelujah.
Thank you, Lord. May palala ang Lord sa atin dito, guys. Kaya, purihin siya. Ano sabi? Santiago 4 verse 13 hanggang 15. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. At isang taon kaming mananatili roon, mga lakal kami at kikita ng malaki. Ayan, guys. Itong masalitang to, kami nga mag-anak, ang aking asawa, pumunta doon sa bayan na yun at sabi ng mga lakal kami doon. Hindi man naman namin alam, kasi noon hindi pa kami namumuhay ayon sa liwanag, sa kadiliman pa. Ayun, nagdesisyon kami ng walang ano ng Panginoon. Mga lakal doon, ayun, naiwan na yung aking asawa doon. Umuwi kami doon sa aming bahay na yagit. Oh. Ngayon ko lang naintindihan ito. May verse pala yun. Kung nagbabasa pa ako dati pa, di sana yun. Hindi nangyari sa amin yun. Ano. Pero tapos na yun. At least, blessing pa din. Negative din yun, guys. Negative ang nangyari. Pero positive pa rin kasi. Natuto kaming kumilala sa Panginoon. Lahat talaga ay para sa ikang mabubuti. Sabi nga ng Panginoon sa Roma 8:28. Lahat ang ginagawa na para sa kabuti ng mga umibig sa Kanya. Yung mga hindi pa umibig, oh yan, natututuloy umibig sa Panginoon. Hallelujah. Kailangan talaga nang nangyayari. Kailangan ko magbago tayo sa pabuti, hindi sa pasama. Amen. Ayun, guys, napakabuti ng Lord. Talagang pinitpit pa kami at siniksik ng ano. Para nga dumalisay na huwag nga kami pahiwalay sa Kanya. Pagdating namin dito, ayun, mayroon mga inapo nga ni Haman. Sa ngayon, naisip ko, ay, grabe, talagang kilos pa rin ng Lord para kami huwag mapahiwalay sa Kanya. Hallelujah. Ayun, kaya nanali kami at kumapit ng maigi dahil nga sa mga pangyayari. O, di ba? For good pa din. Amen. Ayun, 14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyari sa inyo sa araw ng bukas. Eh, bukas pa rin, guys. Kaya kailangan talaga kung ano man ang ating mga plano. Isanggunin natin sa Panginoon kung kalooban niya. Siya magpatupad lagi. Kung hindi naman hinadlangan niya, eh, huwag tayong manghinayang kung kikita ako doon. Ng, ay, 1,000,000 kitain ko doon. Ay, kung hindi naman pala kalooban ng Lord. Ay, kaya kailangan lagi may patnubay ng Panginoon sa liwanag ni Yahweh. Isaiah 2 verse 5, mga kapatid. Kasi oras na sinunod mo yung sarili mo, ay mapupunta ka sa kadiliman. Ayun, si Yahweh ang nagwagi. Malinaw po ba, mga kapatid? Thank you, Jesus. Sa mga salitang ito, guys, itong mga mensaheng ito ay palit-ulit ko na to na ano nga, dati nga, guys, ako talagang hilig ko lang makinig doon sa mga mensaheng Pastor Ed. Kasi doon talaga din ako pinatatag ng Panginoon. Hallelujah. Minsan bugbog sarado ako, aray ako ng aray. Tapos sa bandang huli, sabi ko, ay, ako nga, ay, ayun, sabi nga ako, Mama, pwede ka naman kung gusto mong magmensahe din. Kami ang mag-i-edit, sabi nga ng anak ko. Ayan, sinaportahan nila ko. Ayan. Ang galing ng Lord. Ano, guys? Ayun, di pati yung aking sarili din bakwit-bakwit na minsan di ako marunong magbasa ay napakinggan ko na rin yung aking boses na napakaganda. Amen. Thank you, Lord. Ayun, guys, verse 14 yun, guys. Huwag daw mag-ipagyabang yung araw ng bukas. Hindi natin alam. Sabi, ang buhay ninyo parang usok lamang, sandaling lumitaw at agad nawawala. Ayun, parang usok, di ba, guys? Pag binuksan mo yung sinaing, tapos uusok na nga biglang, wala na. Parang ganun daw. Kasi sabi naman doon sa 2 Peter 3:8, di ba? Ang 100, ano, 1,000 taon daw, pwede nang gawin isang araw lamang. At ang isang araw, pwede nang gawin 1,000 taon. Oh, ay, napaka-iksi pa lang ng ating, ano, wala pang isang araw. Mabuhay ka ng 1,000 taon. Oh. Di, kung 50 years o 100 years, di, ilang minuto lang yun. Ano, guys? Ay, hindi pa. 1 seconds lang. Ang galing ng Lord. Ano, guys? Thank you, Lord. Ayun, hindi natin pwede yung pagmalaking araw ng bukas kasi yung buhay nga doon ay parang usok. Ayan. At alam din yung hangganan. Ayun doon sa atin pinagsimulan, guys. Salamat sa Panginoon sa mga salitang ito. Verse 15, sa halip ay sabihin ninyo kung luluobin ng Panginoon. Ayun, di ba, guys? Ayun nga. Sabi nga ni Kuya Jigs, naalala ko na naman. Pagluluobin ng Panginoon na mapunta daw ako doon sa London. Dito tayo sa London. London. Ay, doon daw ako tutuloy sa kanilang bahay. Thank you, Kuya. Salamat dito sa aking Kuya, brother in Christ. At hindi ko kilala yung misis niya. Ayun, yung mga anak niya. Ang cute, nakakatuwa. Ayun, guys. Subscribe in. Ano nyo din, guys, yung mga video ni M3 dito, si Kuya Jigs. Ang gaganda ng kanyang ano, nakaka-bless at nakaka-repress ba ng isip minsan? Kasi parang luwag ng kanilang mundo. Nakakatuwa. Pero kahit dito, here in abroad, may blessing ang Panginoon. Kailangan lang natin marunong magpasalamat at mag-appreciate ng lahat ng biyaya sa araw-araw. Amen. Thank you, Jesus. Ayun, sabi dito,
sa verse 15, sa halip ay sabihin ninyo kung luluubin ng Panginoon. Mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ayan. Kasi ang Lord na nakakalam ng hangganan, sabi nyo sa ating pinagsimulan. Gawa 17:26, kaya tunay naman. Ayan, di ba guys? Yung ating mensahe, kung ano yung binasa mo, yun na rin kasunod. Ayun na rin yung paliwanag, dugtong-dugtong. Hallelujah. Parang kakanin. Kakanin ng ating espiritu. Amen. Verse 16, ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Ayun, pagka tayo, basta lang tayo, sige nang sige na wala tayong panubay ng Panginoon. Ay nagmamalaki tayo at iyan ay masama. Ayan. Malinaw po ba mga kapatid? Ang galing ng Lord, pinalalahanan tayo. Hindi para kanino itong salitang tumapit para sa atin lahat. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ayan, praise God. Ayun, sabi nga, di ba? Huwag daw natin alalahin ng araw ng bukas, sabi sa Matthew 6:34, ang unahin daw natin yung seek, ano? Ang papurihan ang Panginoon. Hindi ko kasi alam yun sa English, kaya hindi ko maano. Pati nga pagka-English, nababakwit-bakwit na ako. Ganun talaga. Bisaya baga guys, na hindi tao at unggoy daw, pero lugar yun. Ayun guys, nakakatawa ang Panginoon sa bawat salita niya, may naalala tayo, ayun. Basta lagi tayo magpasalamat kung tayo nakakaluwag-luwag, abay purihin ang Panginoon, isipin mo yun. Nakaluwag tayo sa buhay sa kabila ng itong may pandemic, nakapag-abot-abot pa tayo, purihin ang Diyos. Thank you Lord. Ayan, nalulugod ang Panginoon pag tayo ay maging mapagbigay. Ayan. Hindi dahil gusto ko tumanggap, guys. Dahil gusto kong lahat ay mapagpala. Amen. Kasi kung hindi ako humingi ng humingi, ay nagbibigay pa nga tayo eh. Thank you, Lord. Hallelujah. Kasi kahit naman hingi ka ng hingi sa Panginoon pagka hindi naman ayon sa kalooban yung gagawin natin, guys. Wala tayong matatanggap. Kaya purihin ang Lord. Pero pagka yung nakasunod ka sa Panginoon, hindi mo na kailangan humingi, guys. Bigay sa nang bigay. Ay. Napakabuti ng Lord. Purihin siya. Amen. Thank you, Jesus. Ayun, itong pakikinig natin, guys. Nagbibigay tayo ng oras, ng panahon sa Panginoon na siya naglikha sa atin. Na alam na niya kung saan ang hangganan ng buhay natin, guys. Kaya, ngayon nakakalakad na tayo sa liwanag ni Yahweh. Ayon sa ating binasa. Isaiah 3 verse 5. Malinaw, guys. Kung hindi tayo lumakad sa liwanag, sa dilim tayo mapupunta. Dalawa lang naman puntahan eh. Kaya purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya talagang pagdugsong-dugsongin natin salita ng Panginoon ay tayo may matutunan at tayo ay makalakad sa kanyang liwanag. Liwanag ni Yahweh. Praise God. Thank you, Jesus. Ayun, sabi dito, Gawa 17 verse 30, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao, ayan, sa lahat ng tao guys, sa bawat lugar, here and abroad, na magsisi talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Ayan, pag hindi pa tayo nakalakad sa liwanag natural ay sa kadiliman, kaya magsisi daw, huwag na tayo manisi. O ngayon kung nakakalakad na tayo sa liwanag, edi mas maganda, praise God. Kasi kung sa kadiliman tayo, tapos buti kung maabutan tayo ng Lord at may hango at dalhin sa liwanag, eh paano kung hindi? Ayun, kaya guys, itong ginagawa natin, sabi nga doon sa, ayun na naman, para naman tuloy ano, yung doon sa comment ni Kuya Jigs na yung libu-libong anghel daw ang nagagalak pag may nagbalik loob sa Panginoon dahil dito sa ating mga mensahe. Amen. Thank you Lord. Talagang napakabuti ng Lord sa buhay natin. Nagagamit pa tayo para makaakay pabalik sa Panginoon. Praise God. Thank you Lord. Ayun, salamat sa inyong lahat guys sa pakikinig nyo at pag-share at pag-like nitong mga video. Ito marami nga naman maakay ang Panginoon para turuan na lumakad sa kanyang liwanag para makaahon sa kadiliman. Kasi pag sa kadiliman, si Yahweh at si Yawa, imbes na magliwanag, ayun, di ba sa dilim yan, si Yawa ay mabagay yung mata niya, parang plus light. Nakatakot kaya? Ayun guys, kaya napakabuti ng Lord. Pakaahon na tayo, magsisi daw, huwag manisi. O kung mayroon man tayo o nagawa natin, nagsisi tayo kasi napahamak tayo o may napahamak sa pamilya natin dahil sa gawa natin na hindi naman pala makabuti sa atin kasi nga wala tayong patnubay ng liwanag ni Yahweh. Ay, huwag na natin sisihin yung ating sarili. Ngayon din yun, patawarin din natin ating sarili. At yung mga kung tayo man ay napunta sa dilim dahil sa mga taong
hindi pa rin nga lumalakad sa liwanag, ay patawarin na natin, tawarin na rin natin ating mga sarili kasi ang Panginoon ay mapagpatawad. Amen. Masagana sa magbigay at hindi nanunumbat, sabi doon sa Santiago 1:5. Amen. Ayun. Pati pagpatawad, lahat. Masagana sa magbigay, kailangan lang natin ay alamin yung ating hangganan para bahabang wala pang hangganang iyon, oh, tayo makalakad sa liwanag ni Yahweh para tayo ay mapunta sa bukal. Kasi pag sa dilim, sa kanal ang punta nun. Doon sa pusali. Kaya purihin ang Panginoon. Pag sa bukal, o di malinis na tubig yun. Pagka sa kanal, o magkatunog rin guys. Ano? Pag sa kadiliman, papunta sa kanal. Pag lumakad ka sa liwanag ni Yahweh, papunta sa bukal. Di ba? Malinis na tubig yung bukal. Yung kanal ay madumi. Mamili-mili. Thank you, Lord. Ayun guys. Ang sunod na verse natin ay 2 Corinthians 6 verse 1 and 2. Yamang kami magkasama sa gawain ng Diyos. Amen. Ayan lahat tayo guys, nakikinig at nagsishare. Kasama sa gawain ng Diyos. Kaya patuloy din ang prayer natin na lahat nga ay magbalik loob sa Lord. Hallelujah. Para kung ano mang mangyari sa araw ng bukas, dumating may hangganan nila at hangganan nila ay at least nakalakad natin sa liwanag ni Yahweh, papunta sa bukal. Amen. Ayun. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Ayan. Ito guys, una sa lahat, nakikiusap tayo sa makikinig na sana i-share nila sa mga mahal sa buhay din. Para kung ano man dumating yung hangganan na sinasabi ng Panginoon, siya lang nakakaalam. Ayun doon sa ating pinagsimulan. Ay, papunta tayo sa bukal, sa langit. Hallelujah. Siyempre, pagka napunta sa kanal dahil sa kadiliman, di papunta sa emperno yun. Kaya, malinaw mga kapatid, dito pa lang sa daigdig na ito, may pakinabang na tayo dito. At pag nag-uwian na, alam na natin saan tayo uwi. Thank you, Jesus. Sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon, amen, ay pinakinggan kita. Ayan. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita ngayon na ang kasalukuyang panahon. Ito ng araw ng pagliligtas. Praise the Lord. Ayun guys. Kaya tayo nililigtas. Sinasakluluhan tayo ng Panginoon. Amen. Glory to God. Ngayon na daw ang kulang panahon. Maligtas tayo sa daigdig nito. Maligtas pa rin yung ating kaluluwa pagdating ng takdang panahon na itong hangganan ng Panginoon. Ngayon na daw mga kapatid. Kasi hindi natin alam ang araw ng bukas. Tanggapin na natin si Jesus ngayon. Hindi bukas. Kasi nakinig naman siya. Sabi o. Sapagkat sinabi niya sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas. Sinakluluhan kita. Ayan, di ba? Nagmumuntik-muntikan na tayo. Pero alam natin na sinakluluhan tayo ng Panginoon. Kasi hindi pa siya tapos sa ating buhay, ang bawat isa sa atin. Kasi gusto naman talaga ng Lord na lahat ng mga nilikha niya ay sa kanya sumunod, sa kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Pero siyempre, si Taning nga ay talagang, ayun talaga ang gusto niyong sirain pagka umangad ka ng lumingkod niya sa Panginoon. Sabi nga, doon sa Diyantintin, dumarating din yan. Kaya kailangan natin mag-iingat, lumakad tayo sa liwanag ni Yahweh, Isaiah 3 verse 5. Ayun, sabi, ngayon na daw mga kapatid. Kaya kailangan pa tayo mag-iingat, tanggapin natin si Jesus at magpatanggap tayo sa ating mga mahal sa buhay para ano't anuman bukas, alam na ng Lord ang mangyari. O, edi tayo sama-sama sa piling ni Yahweh, hindi sa yawa. Amen. Thank you, Jesus. Ayun, guys. At doon na tayo, nagtatapos, guys. Tapos na pala tayo. Babalik tayo doon saan tayo nagsimula, guys. Ayun, kailangan ngayon na daw. Kasi yung pagliligtas ngayon na, salamat sa Panginoon, yung pagparusa bukas pa daw. Sabi doon sa Exodus chapter 9 verse 5. Pero yung pagliligtas ngayon na, kasi bukas hindi natin alam. Thank you Lord sa mga salitang ito. Thank you Jesus. Ayun ba, araw-araw mayroon tayong may paalala ang Panginoon. Yung mga nakakalimot, ang gamot ay paalala. Alam naman na natin lahat 'to, siyempre paalala pa din. Ang bait kasi ng Lord, lagi siyang paalala. Amen. Ayun guys, dito na tayo babalik sa ating pinagsimulan. Ano sabi niya? Si Yahweh ang nagsalita, binasa ko lang. Mula sa isang tao, inilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Amen. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ayan guys, alam na ng Lord yung panahon at hangganan nating lahat, ang bawat isa sa atin, lahat daw eh. Lahat ng lahi daw sa buong mundo, alam ng Lord ang hangganan natin habang di pa dumating. Ito ang ating pagsikapan.
Praise God. Huwag natin lalahanin yung araw bukas. Ang unahin daw natin ay yung purihin at salamatan sa bawat araw. Hallelujah. Sabi nyo sa Matthew 6:33. Amen. Ayun guys, tapos na pala tayo. Salamat sa inyong pakikinig. Naway may matutunan tayo. Ayun, don't forget like and share guys para marami tayong maakay. Maraming maakay ang Panginoon sa magitan nitong pag-share natin at pakikinig. Amen. Thank you Lord. Ayun, katuwang ko kayo sa patuloy na pag-share guys. Sa mga mahal natin sa buhay, kung malayo man yan, kayang abutin ng Panginoon para pagpalain at ingatan. Amen. Thank you Father God in heaven. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Amen. Glory to God.